Okay guys, andito tayo sa loob ng engine compartment ng Toyota Hiace. So papalitan natin yung fuel filter. Ito yung bagong fuel filter. Ang brand ng fuel filter is Blueprint, but regular service naman siya. So wala tayong ibang choice na original ang ipalit, kaso lang kailangan natin palitan yung filter. Tapos the next service siguro kailangan natin palitan ng original. So sa ngayon is medyo ito muna papalit natin. So ito yung fuel filter na housing, nasa loob yung filter. So tatanggalin natin tong buo, tong housing na to. Palitan natin siya. Una, ito yung clog sensor, na kung magano siya, may clog yung fuel filter. So ito yung sensors na malalaman mo dun sa cluster. Iilaw siya na may clog yung ano. So una, ito tatanggalin natin. Yan, sensor na yan. Tapos yan, kita pa sa'yo. Ito, iangat mo to siya ng konti. Angat mo siya, medyo matigas pero yan, yun na yan. Yan. Mabit. Yan. Yan. Itong clamp na yan, tanggalin natin yan. Yan sa water centimeter. Yan. Sensor din yan para sa kung may tubig yung ano mo, yung fuel sa isa, sa loob ng itong housing na yan. Itong sensor na yan is yung mag-iilaw din yan siya or mag ano na, si sense ng kung may tubig yung ano mo. So okay, so iilaw yun din yan siya doon sa cluster kung may tubig. So tanggalin natin yan una. Tapos pagkatapos ito, hose clamps, saka dito din hose clamps na yan, tanggalin din natin. Okay, pakita ko sa'yo. Ayusin mo natin yung camera kasi hawak lang din natin. Okay. Okay guys, balik tayo. So ito yung filter housing nya. So tanggalin natin yung hose clamp. Yan. Yan. Itong side. Hindi ka naman magkamali na paglagay ng hose dito kasi magkaiba yung size ng hose. So malaki yung sa supply, tapos itong papunta sa makina is maliit lang. So hindi naman ganoon kaliit pero may difference siya. Okay. Okay guys, ganyan. Dandahan lang kasi san baka maano ka ng fuel. Ito. Ito na yung guys. So una, may ano siya dito, itong linya na to, yan. Yan. Yan yung mark na yan. Tsaka mark din dito sa itong ito na yan, mas ilalim. Tsaka ito dito, makikita mo rin. Yan. Mark na yan, kailangan magkaano siya align. Yan, ito at tsaka ito, pwede din kung makita, mapansin mo. May line dito sa loob, yan. Tsaka ito magkatugma. So, luwagan natin siya counterclockwise. Okay. On. Okay. Ito yun guys. Ito yung filter. See? So ito yung ipapalit natin, palitan natin. So itong tubig na itong tubig, sorry. Ito yung nanonood ko, fuel is palitan din natin yan kasi medyo contaminated na siya doon sa loob. So itapon natin to siya. Tapos ito guys, linisan natin yung sa loob kasi may mga ano siya, yung parang may mga maliliit na buhangin. So linisan natin yan siya. Okay guys, sa natin. Okay, malinis na. Sorry. Guys, ilagay na natin yung bago. Ito, palitan muna natin tong o-ring. Yan, o-ring na yan. Kasi sa bagong parts, mayroon din siyang o-ring na palit. Okay, ito na yung bagong o-ring. Ilagay natin. Okay. Yan. Saktong-sakto. Tapos, ilagay natin tong kava. Balik natin. Tandaan yung ano, yung marking dito kanina na pinakita ko sa'yo, na may katugma din siya dapat dito. Yan, marking na yan. Yun, magka-align. Okay? Tabay natin. Okay guys, yan. Tsaka dito, yan, magka-ano yan.
Okay, nagawa na siya. Kailangan na naka-align talaga na maayos. Tapos idiin mo konti. Kayaan mo konti para maano siya. Ayan. Okay. Ayan. So, ilock natin. Ay, sorry. Eh, nalaglag. Okay, guys. Ito na. Ano lang natin. Kailangan naka-align siya. Kasi pag hindi, medyo ano siya dito. Hindi din ano yung hose mo. Ito. Ayan. Hindi. Hand tight lang naman to. Hindi naman siya ano. So, sorry. Ayan. So, may marking din siya dito. Ito. Yan, yan, yan. Yan. Kailangan magkaano din sila. Magka-align talaga. At saka dun sa yung marking nito na to sa pinaka ano, sa taas. Dapat magka-align sila. Kasi pag hindi, medyo hindi siya maayos pagka-lock. So, posibleng mag-leak siya. So, okay. Yosin natin. Yan. Yan o. Kita nyo guys. Naka-align na siya. Yan dito. So, ibig sabihin, sagad na yung ano niya. Okay. So, okay na to. Balik natin. Linisan natin ng konti para ano siya. Yan. Okay guys. So, una, balik natin yung supply na hose. Yan ito. Yung galing sa tangke. Yan. Tapos, ilock natin ng flare at yung hose clamp. Yan. Tapos, bago mo ilagay yung pangalawang hose na papuntang makina, is pwede mo temporary primer mo muna, ipump mo muna para mailabas yung hangin nito. Okay? Umbahin natin. Yan. Yan, see, maririnig mo yung hangin. Labas ng hangin, kaya, yan. Yan. Dandahan lang, kasi minsan, pagka, see, kumano yung fuel. So, yan. So, may fuel na siya. So, balik na yung hose. Tapos, i-final natin na ibumbahin para yung hangin talaga malabas. Yan, yung hose clamp kailangan maayos pagkalagay. Kasi mahirap pag matanggal siya na nasa kalsada or yun, ano, tagas yung langis, ayong ano, tagas yung fuel. So, balik natin yung sensor sa baba, ito. Yan, bumbahin natin temporary. Okay, medyo ano na siya, so balik natin yung sa ito, clamp. Okay guys, balik na natin to. See? Binumba na, tapos na yun na bumba. Yan. Tigas na yung ano niya, primer pump. Palik natin sa bracket. Yan. Okay na siya. Secured na. Hindi na siya medyo ano. So, secured na siya. Balik natin yung plug sensor. Yan. Bahin pa natin. Hanggang sa matigas na. Yan. Okay? Okay guys, yan lang yun. Madali lang, kaya nyo gawin. Basta follow lang sa ano, sa ginawa ko. Or, bago nyo tatanggalin, gawa kayo ng video na while na nagtanggal kayo. Para at least kung may medyo hindi kayo na alala na pagbalik. So, at least recall nyo lang yung video na ginawa nyo. So, madali lang. Ganun lang ang technique minsan. Pag may tatanggalin kang isang bagay na baka makalimutan mo. So, mag-video ka, gawin mo. I-focus mo sa video yung ginawa mo, tapos ayun na yun. Kung may makalimutan ka, at least. Okay guys, madali lang. Thank you for watching and please subscribe and likes. Thank you guys, bye.